tanni po Borghese, oh, si another screen novel, not Borghese, tinatawag din si Urban D8, isa ring novel, belongs to a novel family. Nag-request siya kay Benini, no, kung pwede siyang makagawa ng maglagay ng canopy o baldikino dito. Kasi ang baldikino, to give you a significance of that, is a symbol of between heaven and earth. Ang baldikino rin ay yung parang cloud na nag-overshadow sa mystery na nangyayari sa oras na yun. Yung mga materials niya na nakikita niyo sa baldikino ay mga bronze yan, material, bronze. Ang tanong, saan galing yan yung mga materials niya, yung bronze niya? Yan ay galing sa may Pantheon. Pantheon ay isang temple for pagan, no? Faithful, na doon ay nag-worship ang mga pagan. Nung bumagsak ang Roman Empire at yung dumami na ang mga Christian faithful, ang Pope nag-intervene na huwag nung sirain to, bakit hindi na lang natin i-convert yung temple na yon sa to create for Christian service. Ang ginawa naman ng Pope, yan nga, na-preserve yung thanks to the intervention of the Pope. Pero ang ginawa na, kinuha niya yung mga bronze dun sa loob ng temple na yun. At dito nga, ginamit yeah, para itayo ang baldikino. So, yun ang istorya. During the time of Urban VIII, during his papacy, inatasan niya si Gian Lorenzo Bernini sa kanyang mga alagad na i-construct ito. Kaya makikita niyo mamaya yung symbol ng Pope dyan. Halimbawa yung mga bees, no? And then yung sun. Yun ang symbol ng kanyang papacy. Sa kanan naman ay yung tomb ni St. John the 23rd. St. John the 23rd, siya, saka si Pope John the 2nd, pareho siya na canonized. Ang importante sa kanya, sa kanyang papacy, ay siya yung nagbukas ng Vatican Council 2. Kasi may Vatican Council 1, Vatican Council 2. 1962, nagsimula yung reform ng liturgy na inaprubahan na i-modify ang liturgy, and then finally approved by Pope Paul VI towards the end of 1979, naging official na towards the 70s naging official na ang pagsasalapit ng mass, not anymore in Latin but in vernacular, in Tagalog o kaya dialecto sa Isabela, yung Ilonggo o si kay Batanggenyo, Tagalog na rin. Yun ang story. So, hindi naman siya incorrupt, partially incorrupt siya yung pop niya. So, pwede kayo magdasal sa kanya kung kayo kay Maya pagbago tayo malas. Deben ka na eh, kung siya mas punto de trago, no? En la domada de trago, no? Makikita nyo naman ano na yun, image niyo kay Mama Mary. Kung pwede tayo pumunta rin banda-banda. Non si può agire. January 29. Oh, dito lang sa ground floor.
Alam mo, yung tangkaring ganyan. Oo, nagaling ako. Kabigaling sa truck, taas-taas niyo. Ayun, yung kataas-taas niyo. Ayun, yung kataas-taas niyo. Hindi ko may larawan doon sa factory. Yan yung ano si yung mga ano ba yung ano nang si ito ang biglahat tong nito ang tao dito sa loob nito hindi niya kaya wala, ando doon, ando doon. Tutok na lang yung iyong ano dito, pabulong.
fish farm, wala may fish She's going to be the cook.